mag-unboxing ako ng personal care product ng aking alaga, guys. Alam niyo ba, guys, na dito sa Amerika, ang kagandahan sa Amerika kapag isa kang resident ng Amerika, pag nagkasakit ka, meron silang hospice na tinatawag. Yung alaga ko kasi nagkasakit, diba? Which is yung hospice, guys, ay provided ng government yan. Sila yung libre yun, libre. Kumbaga, ang government ang magbabayad. Tapos, every week, mayroong nagbibisit na nurse. Every week yun, isang nurse. Tapos, mayroon din doktor na, yung doctor, guys, ay nagbibisit din siya sa bahay kapag kailanganin. Hindi ko na kailangan na, kung ikaw yung pasyente, hindi mo na kailangan na pumunta sa doktor. Kasi yung nurse na lang, yung nurse at saka doktor na ang pupunta sa bahay nyo. Ngayon, guys, yung alaga ko. Mga nasa 2 years niya, dalawang company na pala yung ano niya. Yung hospice, guys. Anyway, libre dito, guys, ang maganda ay libre yung, like example, with adult wipes, yung wet wipes na tinatawag natin, libre yan, guys. Provided ng government, which is si government ang nagbabayad, guys. So, diba? Sana maganda, sana ganito din sa Pinas, no? Pag resident ka ng Pilipinas, dapat may ganito din. Tapos ito, guys, gloves. Libreng gloves din. Tapos ito naman yung pads na ginagamit sa bed. Like, for example, ito yung ginagamit kapag pupunasan mo or paliliguan mo yung isang pasyente sa bed na nakahiga lang. Kapag bedridden na, guys, ang ginagawa na lang ay pinapaliguan na lang sa higaan habang nakahiga, o diba? Tapos 1, 2, 3, 4, may limang pads dito, guys. Tapos sa isang box naman, oops, dito naman ay, sa tingin ko ano to, guys, diaper. Pero ang pagkaalam ko, marami pang diaper yung alaga ko dito, nakatambak. Diaper nga, guys. Pakita ko sa inyo na lang. Buksan natin. Pero ang dami pa talaga. Ang dami pang stock ng diaper ng alaga ko. Hindi ko alam bakit sila nagsisend. Tapos, guys, para sa ano, para sa pasyente, libre. Like, for example, yung alaga ko ngayon, libre kasi nagkasakit. Kumbaga, nasa pwede na siya mag-avail ng hospice. Tapos, yun. Libre ito, guys. So, every month yata, nag-ano sila nagsisend nito. 1, 2, 3, 4, 5. Hindi lang pala every month, parang every 2 weeks. Pero yung diaper, guys, ang dami pa talaga. Ang dami pang diaper ng alaga ko. Pakita ko sa inyo, ha. Diba, ano, tawag nito? O, diba, mas na napapagaan ang, ano, ang gastusin ng isang citizens or mamamayan. Kasi, yung government nila, guys, ay tumutulong. Pero natural, guys, yung pera na ginagamit ng government dito, guys, ay galing din sa mga mamamayan na nagbibigay ng taxes. Kumbaga, hindi pa rin siya libre, pero at least yung isang pasyente na kung walang-wala ka talaga, wala kang pang hire ng ano, ng caregiver, hindi mo na kailangan mag-hire ng caregiver kasi yung hospice naman ang mag po-provide niyan. Merong nurse, tapos merong tagaligo din, meron silang tagaligo. Yung bath lady dito sa alaga ko, pumupunta siya every
Monday, every Monday, Wednesday, and Saturday. Bali, tatlong araw sa isang linggo guys yung pinuprovide ng hospice. Tapos, pero araw-araw guys, nililinisan ko rin naman kasi yung alaga ko. At tinitingnan ko kung paano the way mag-linis yung tinatawag nila na bath lady na galing sa hospice. Ang ano lang guys, pinupunasan lang naman nila ng ano, gamit sila lang tubig, tapos pinupunasan lang nila yung katawan, tapos buhusan lang konti yung sa private parts ng alaga ko. Samantala pag ako yung naglilinis, ha? Pag ako yung naglilinis, as in, inaanuhan ko talaga siya guys, as in binubuhusan ko siya kasi hindi na siya nakakaligo ng normal na pagligo, diba? Na yung dadalhin talaga sa bathroom. Kaya yun, kwento ko lang sa inyo, yun yung pagkakaiba. So, maganda talaga guys dito ang nakukuhang benefits ng mga resident kapag meron silang pasyente na nagkakasakit na kasi ang government nga ay nagpo-provide ng hospice. Yun lang guys, pakita ko sa inyo ha, saglit lang yung mga diaper pa na sinasabi ko sa inyo. So, ito yung BB wipes. BB wipes. Ito yung BB with wipes, guys. 2, 4, 6, 8. Tapos, ito naman yung diaper. 1, 2, 3, 4, 5, 6 siya. Tapos, ito yung pads. 2, 4, mga 5 pack. Ayan pa yung, guys. Last year pa yan. Tapos, meron pa dito, guys. Oh. Taran, ang dami pa na. Oh, naka-stock yan. Ang dami. Provided din ang ano to, hospice. Meron pa, oh. Hindi ko talaga maintindihan. Wow, ganun siguro talaga guys ang buhay. Data. Diba, ang dami? Yan guys, share ko lang sa inyo. Sana ganyan din sa Pinas, no? Yung government natin, maisip yung ano. Maisip nila na gawin din yan sa mga mamamayang Filipino kasi alam ko may mga taxes din naman, nagbabayad din naman tayo ng tax eh, diba? Ano sa tingin nyo guys? Yun lang guys, share ko sa inyo, baboo.